going home now. It's time to go home. But actually, we are not going home. Going home. Pupunta kami sa ano. Mag-deposit ng pera. Doon sa may Nasria. We go there. Kumusta na kayo mga loves? Kumusta na kayo ngayon? Okay lang. Malapit lang andyan police station. Hindi ka nagmamaas pala. Still, mainit pa rin ngayon. Still, mainit pa rin ngayon. We're going to Nasri area. Medyo malayo-layo yung Nasria, guys. Siguro from my work, going there, maybe 20 minutes by walking. Pero minsan nagbabay kami papunta doon eh. Kasi doon din naman ang McDo. Doon kami kumakain sa McDo minsan. Parang maganda yung Yun yung Almanhal, guys. Diyan kami bumibili ng food pag emergency. Pag utom na gutom na, diyan kami. We are walking, going there. Kasi kailangan talagang mag-deposit kayo sa panahon ngayon. Kasi pag yung pera mo nasa kamay mo lang, my God, ang dali lang talagang maubos. Hindi mo na malayan na in the end of the month, wala ka na lang pera. So, yung pagod mo, nauwi lang sa gastos dito, gastos doon. So, kailangan mong i-deposito para mas secured, para mas alam mo yung dapat mong, what do you call this one, yung dapat mong budget bawat month. Kasi nagre-renta ako dito. Actually, yung bahay ko, 530. Tapos yung need ko, 30 dirhams. So, umabot siya ng 580. Hindi pa yan kasali yung sewa ko ngayon, umabot lang ako ng 86 dirham. So, okay na. By the way, yung burgers niya, yung rent ko sa bahay, minsan makukuha ko lang kasi siya kawa ng juice, makukuha ko siya sa tip ko. Sige, mauna ka na. Yung kawa naman sa juice, yung trabaho ko, makatip minsan, malaki, ganun. Kaya minsan nakukuha ko yung whole month ko sa tip ko. Thanks God. Pinagpala naman ng Diyos yung mga customer ko, yung mga regular kong customer na mimigay ng sakto sa akin, ganun. Kaya minsan yung rent ko sa bahay, nakukuha ko lang siya sa tip. Yung thanks God. After that, pag hindi ko makukuha, kailangan yung sa sweldo ko. Kukunin ko siya sa sweldo ko. Tapos malaki din naman kasi yung rent. So, kailangan ko mag-save ng pera kasi pauwi na ako ng Pilipinas. Mahal pa naman dun sa atin sa Pilipinas. So, kailangan talaga ng budget. Yun, natutunan ko yan ngayon. Lalo na sa panahon ngayon. So, need talagang mag-budget, guys. Special talagang lahat ng nasa OF. Nandito sa ibang bansa, yung mga OFW. Kailangan talaga natin mag-ipon kasi hindi natin alam ang buong sitwasyon. Ganyan. At by the way, ito yung sinasabi ko sa perfect na... Ano talaga yung listo? Mura.
mura lahat ng mga bibilihin, yung mga, yung fish nila, yung mga vegetables, pag umaga kang bumibili, ang mura. Mura siya. Compare siya sa Co-op. Ang Co-op kasi mostly mga lokal ang bumibili, so mahal talaga siya doon. Mahal kasi mga lokal eh, ang bumibili. Tapos, ito yung Sulayka Hospital, guys. Way back 2 years ago, dyan na hospital yung kasagsagan sa COVID. May 2 Pilipino na namatay dyan sa hospital na yan. So sad nga eh. Yung Sulayka, ang likod niyan, bahay namin before, yung pa-straight lang doon, doon yung amin. Palipat-lipat kasi ako, guys. Palipat-lipat ng tirahan. Kaya dito, ngayon lang kaya, by the way, ngayon lang talaga kami maagang mag-out sa work kasi Ramadan timing, if not Ramadan, if ordinary days, ano talaga eh, 10 to 10 talaga yung duty. Yun. Maganda naman dito sa bansang Dubai. Aso lang sa panahon na. Sa panahon ngayon, mainit eh. Maganda siya lalo na pag okay yung salary mo. Kawa ng Diyos, okay din naman yung salary mo. Yung ginangamo ko. So, nakakaraos din sa kahirapan. Kaya diba, as I said, na kailangan talaga pag OFW ka. Kailangan matipid ka, hindi ka maluho sa sarili mo. Kasi sa bandang huli, ikaw lang kawawa eh. Pag uwi mo, pag wala kang pera, kawawa ka. At saka if magkasakit ka rin, kung wala kang pera, mas kawawa ka. So need talaga na marunong kang mag-budget para sa sarili mo. I-guide mo yung sarili mo paano mag-budget. Kaya ganun na ako eh. Ganun din ang ginagawa. Mas minsan hindi mo man talaga mabudget eh. Lalo na pag kagaya ko, lalo na minsan gusto kong bumibili ng ganito. Minsan iniisip ko sa sarili ko, ay huwag muna kasi ganyan, kailangan kong ganito. Kahit hindi naman ako pinusirga ng magulang ko nang magbigay, pero kailangan ko talagang magbigay kasi yung mga gamot ng mama, papa ko, ako ang nagsusuporta, ganun. Mahirap maging OFW, lalo na't malayo ka sa pamilya mo. Pero para sa part ko, malaking lesson siya sa akin. Itong nangyari sa buhay ko na malayo sa pamilya ko. Kasi dito ko natutunan lahat. Dito ko naging responsible woman. Kasi sa amin pa ako, wala akong pakialam eh. Kumbaga, parang wala lang. Parang madali lang buhay para sa akin. Kahit mahirap kami, ganyan-ganyan lang ako. Pero dito, ay natutunan ko lahat. Maglalaba, magluluto, maging responsable sa buhay. Ganyan. Kasi nung sa Pilipinas pa ako, hindi ko yan natutunan. Hindi ko natutunan. Nung nagpunta na ako dito, nung nag-abroad ako, dito ko natutunan lahat. Yung pait sa buhay nung unang punta ko dito, mahirap talaga i-explain. Madaming luha, lungkot ang nangyari. Pero kailangan labanan. Kailangan mo labanan lahat-lahat kasi para din sa sarili. Doon, ang dami kong natutunan sa buhay nung ako'y mag-isa lang. Kasi, maging responsable sa buhay, maging matuto, maging lumaban, maging wiser ka, magiging matatag, ganyan. Lahat natutunan ko.